gagawin po namin ay panibagong vlog po para sa inyo. Tatanungan ko sa aming mga sarili, I like and I don't like. Personal na po ba to? Meron po yung sasabihin niya po kung ano yung gusto niya sa akin at hindi gusto at bakit. Ganun po. Siyempre, may parang question and answer po yun. Hindi ko gusto ng concept na to. Ayun niya na tatanungin ng sarili niya. Malalaman. Ayun mo yun. Malalaman yung ano yung sungitian. Ang kanyang kasungitan or kung bakit siya nagsusungit. Ganon. Di po ba? Dapat yung ano. Oh, sige, dahil content mo yan ko, mag-umpisa. Ang tanong mo. Ano tinitingnan mo dito? Ano eh, baka gumabi na. Gabi sa pagtanungan. O sige. Tatanungin kita ang I like and I don't like. Ang I like, nung unang pagkikita po namin sa probinsya po namin, hindi ko pa po siya masyadong kilala kasi kilala siya ng anak ko. Hindi ko masabi kung anong ayoko at hindi ko gusto. Ayun na ba? Parang kinakabahan ako. Wala! Kung content ka to kasi hindi niya masabi ko. I don't and I like it. Ang I like ko sa kanya. Ano po yung okay naman po siya makisama. Yung mabait po naman po siya. Slight na. Slide ba? Oh, yun po. Yun po, mabait naman po siya. Mabait po siya naman. Sa... Kaya nagsisimangot na siya. Nagmamaldita na. Inaumpisaan niya na! Saan nga? O, ano yung light na gusto mo sa ugali ko? Yung gusto ko po sa kanya eh. Mabait, matulungin. Yun nga lang pa ano, matulungin. Kahit sabihin niya, pag sinabi kong baka niloloko siya, kahit na daw, kahit bahala daw sila kung sino kayo na magpunta yung pinadala niya. Oo, kasi one time, may natulungan ako, bata, baby kasi, sobrang naawa talaga ako. So, may konti akong extra money, so binigay ko talaga. So, bahala na, nasa sa kanya na yan kung niloko niya ako o hindi, di ba? Ang I don't like naman po ay... Ang I don't like naman po yung pag ginusto niya, agad-agad nandyan. Alam ba ba yung sinabi pa na yan, gusto niya, magic. Oo, gusto mo po. Gusto niya lagi, ano, agad-agad nandyan. Pag sinabi yung order na, kinabukasan, or mamaya-maya nandyan na. Oo, pero totoo yan na, kasi nung... Sino ba siguro hindi mainis? Nung kasi dati, ano, nag-work, syempre may mga requirements yan. Ako gusto ko lahat sa isang araw, nakuha ko na lahat ng kailangan na requirements. Ayoko kasi ako yung tao na ayokong pabalik-balik, yung ganun. Gusto ko hanggat kaya ng isang araw, gagawin ko. Ano ba? Ano ba? Ganyan yung papagwapo si Lolo. Ano ba? Tapos na ako. So, ikaw naman, anong katanungan mo? Oh? Yun nga, yung na-meet ko siya dun sa lugar nila, sa province. Yung anak niya, yun talaga yung kaibigan ko. Tapos nung in-invite ako ng kasal, kaka-uwi niya lang nun eh, gano'n siya abroad. Tapos unang kita ako ni sa kaya mo ang masungit din, kasi hindi niya ako kinita. Kasi ikaw siya kilala. Pag first time mo talaga na, no, na nakita, siyempre, parang sinabi ko sa kanya. Naaral ko malang ugali niya. Sinabi ko sa anak niya, sumit mo namin. Kaya tinanong ko sa kanya. That time kasi, nung nasa sa bahay siya, nagagalit ako dun sa pangalawang anak ko. Dahil may sinabi siya na hindi ko nagustuhan. Nagalit ako, siyempre. Tapos yan sila masugit ko ako. Pero ngayon, magkasawa lang kami. Actually, nung dumating siya dito, to be honest, hindi ko ganito yung katawan ko. Payat ako.
Kasi mag-isa lang ako eh, yung jowa ko bumabasok sa ward. So ako yung wala pong ward. So bahay lang, hindi ako kumakain talaga. Kahit lunch, dinner, kung ano lang meron sa ref, tinapay, ganyan, kung ano lang. Minsan nag-skip talaga ako, madalas yun, nag-skip ako. Pero mula nung dumating siya, siya na yung nagluluto. Yun, tapos ano, yung I don't like ko sa kanya, kapag siya nag-cellphone, cellphone talaga! Hindi niya maano, hindi, kumaga hindi niya, hanggat hindi siya natatapos sa ginagawa niya, hindi niya, ano yan, hindi niya gagawin yung iba, tatapusin niya muna yung mga kung ano gagawin niya sa cellphone, or may tawag, ganyan. Kumbaga parang active siya sa cellphone. Yun lang naman, pero the rest, okay. Tsaka yung time din na mag-isa lang din ako eh, lagi akong ano, si Mamon. Ito. Oo. Tawag nga niya sa akin na ano yun? Miss Sungit. Sungit. Tsaka naka ano? Busangot? Ano yun? Busangot. Yun ang tawag niya sa akin. Siya si Miss Busangot. Hindi ako ano, hindi kasi ako yung taong mabilis. Yung dumating ako dito, hindi siya pala tawa. Hindi siya ganyan na masayahin, hindi siya yung parang hindi siya nakikipaghalubilo sa mga tao. Iyak ba ako? Huli ko sa independent. Iyak na ako, ipapay! Ah! Naiyak na ako, hindi ko pa nga nasasabi! Bakit ano ba yun? Naiyak na ako pero hindi ko pala sasabi. Ayun ba yun? Ayun! Ala! Naiyak na ako pero hindi ko pala sasabi. Ayun! Ano? Hindi ko kaya sabihin! Sabihin mo na! Bakami na to eh! Kumbaga, labasan na sa mga loob. Ganon. Para makilala niya na rin kami. Oo. Doon po yung... Dumating ako sa kanila. Swerte naman ako sa kanila at nagpapasalamat ako. Namuyak na ako. Hindi ko na alam. Umiyak na ako. Eh, nagpapasalamat ako sa kanilang ewan ko kung mag-asawa or mag-jawa. Sabihin natin mag-jawa or mag-asawa, mag-partner na sila yung tumulong sa akin sa pagpagawa ng bahay ko. Ay! Yun. Hindi ko rin alam kung hanggang saan yung pagpapasalamat ko sa kanya na. Alam, tissue nga! Ano ba? Hindi ready ako. Ito pala yung sinasabi yung papatumba. Kumakain kami ng lunch ko. Ayun. Kaya... Naging pasalamat ko din dahil sila yung naging amo ko. Totoo, kasambahay po nila ako. Dahil hindi man nila ako tinuring na iba. Pero yun, masaya din naman ako na nakilala ko sila. Sila yung tumutulong sa akin na napaayos ko yung bahay ko, napalagay ko ng bintana, napapinis ko yung loob ng bahay. Ayun. O, sigaw mo muna yan. Yun. Mabuti naman sila. Dinala ko yung tinuring na ibang tao para sa kanila. Ay! Kaya, nagpapasalamat ako na hindi ko rin alam kung ano yung magagawa ko pang mabuti para sa kanila. Ay! Hindi ko na alam. Siyempre ako rin, nagpapasalamat kasi nakilala ko si ate na masipag siya sa bahay. Siyempre ang importante yung nakakapano, yung may tiwala ka. Siya talaga, hindi niya binirate yung tiwala ko. Especially pagdating sa pera. Kilala kasi ako ni ate pagdating sa pera eh. Kahit na pinagkakatiwalaan ko siya, sige, kuha ka na dun sa, kasi sa wallet ko, pinakukuha ko na siya. So yun, sobrang tiwala ko, pero never niya akong binirate doon sa binigay kong tiwala sa kanya. Kasi alam ni ating gano'ng kaano sa pera, lahat,
Compute. Kasi ako yung tao na yung hindi ako basta naglalabas, especially kung malalaki. Tapos eh, yung parang ilang araw lang, asa hahanapin ko na ano nangyari sa pera, ganyan. Ako kasi sinusulat ko talaga. So yun, sobrang salamat ako sa kanya kasi dumating siya. Na, unang-una, yung tiwala, syempre sa pera, sa bahay. Tapos, pangatlo, yung gusto niya yung ginagawa niya dito. Kasi, actually, yung ginagawa niya sa bahay, ano eh, yung pag-aalaga ng aso, wala pa akong baby. So, ang baby ko talaga aso, tsaka pusa. Yun ang aking baby. So, syempre, siguro first time niyang inalagaan yung mga gantong aso. Pero actually, dalawa po kami nagtatrabaho. Hati kami sa trabaho. Tapos, siya yung gumigising sa umaga para nagluluto sa baon ng jowa and everything. Tapos yun, salamat din na dumating ka dito sa amin. Kasi mahirap sa totoo. Namayang ako! Sa totoo, mahirap maghanap ng kasama sa bahay na pagkakatiwalaan. Pinayak niya ako, basta-basta. As long na kaya namin tumulong, tutulong namin. Hindi naman kami yung kahit konti lang yung ipagdadagot. Hindi naman ako, hindi ako malamot sa totoo lang. Pero, wag lang yung parang gagaguhin ako. Pag ginago kasi ako, nadadala ako. Inong bukal. Yeah, so salamat sa kanya kasi hindi niya never niya binirate yung lahat. Ay, agad na tayo. Ha, grupo. Ay, wala palang grupo. Sa totoo nga, hindi ko nga sinasabi na ano kasambahay ko siya. Friend ko lagi ko sinasabi. Yun po. So, yun lang po ang aming kwentuhan, labasan ng kung ano man. Nang sama ng doob. Ayun, maraming salamat po. Salamat. Sana napaiyak namin kayo. At sana napasaya rin namin kayo. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Please don't forget, like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming latest videos. Thank you.